Okay, mga ka-spark, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa gas torque welding. Yung ganito, yung gas torque welding o yung mas kilala sa atin na oxyacetylene. Ngayon, kung bibili ka ng isang set ng ganito, tatlo yung tip ng ganito, yung pang-welding mismo sa manipis na bakal. Saka isa yung pang-cutting, cutting torque. Saka yung gauge, yung hose. Saka yung panglinis dito, yung parang alambre siya na kapag marumi na to, kailangan mo siyang linisan dyan sa loob. Maliliit na alambre yun. Saka yung panghigpit dun sa gauge. Ngayon, kung ikumpara mo ito dun sa electric welding o yung sa stick welding, ay mas mahirap tong pag-aralan kaysa dun sa stick welding. Kasi nga yung stick welding na yon, kapag na di mo sinasadyang na itutok mo yung rod dun sa bakal, pag nag-spark yon, dikit na yung welding niya, didikit na siya. Yan, ito hindi. Kailangan mong tunawin yung wewildingin mo para mapadikit mo yung dalawang bakal. Yan, ngayon itong tip ay may tatlong klase siya. Mas number 2, number 4, or number 7, o 8, o ganyan. Basta tatlong klase yung ganito niya kapag bibili ka ng brand new na ganito. Ngayon, yung bintahan naman ng ganito siguro mga nasa 3 plus. Depende sa brand. Depende sa lugar natin. Yung red, yung gas, itong green naman ay yung oxygen. Ay kung mag-welding ka ng maninipis, tulad lang nito ng flat sheet, mas magandang gamitin mo yung number to, yung mas mababang number. Mas mababang number nito. Kasi pag yung ganito, yung number 7, mas malaki yung sunog niya. Saka kung ito nga pag pinilit mo dito, mawi-welding pa siya, pero pag nag-adjust ka dito, madalas na siyang puputok-putok. Pag yung number 7, kasi malaki nga yung putas niya dito. Kaya kung mas manipis, mas maganda, yung number 2, maya yung number 3. Maganda naman ito pang welding, sa madyang mas makakapal na. Yung ganito, yung flat bar. Halimbawa, pinagdugtong mo siya, kaya pa niyang weldingin. Yung kung mas malaki pa rito, kaya pa niyang ikat ng ganitong tip. Yung mga round bar na malaki, kaya niya pang ikat yon. Tapos yung flat bar, halimbawa magbutas ka, kaya pa. Yung number 7 o yung mas mataas pa na number. Mamaya, i-demo natin yung electric saka yung ganito niya. Paano nga ba mag-welding ng ganito? Yung flat sheet na hindi ka gagamit ng filler wire. Yan. Ngayon, pag yung mga patulad ng kanina, yung hose nito, pag bago, nasa 10 feet lamang. Ang kung gusto mo ng mas mahaba, bibili ka, pero ibang presyo na yon. Kasi nga, yung isang set nito, yung hose lang niya ay nasa 10 feet lang siguro yun. Maiksi lang. Ngayon, kung dalawa kayong gagamit, syempre, dalawang hose din ang gagamitin nyo para magamit nyo yung ano niya, hose. Magdadagdag ka ng hose na ganito kung dalawa kayong magwi-welding. Ngayon, pag nagpalit ka ng tip naman ng ganito, dito mo lang siya kakalasin. Ganyan siya pag nagpapalit. Ngayon, pag doon naman sa cutting torque, pag nagpalit ka, dito tatanggalin. Yan. Kasi siya ng mga spark, marami lang kasing sasakyan na dumadaan, kaya medyo mahinga yung natin, background. Yan.
niya. Kung napapansin niyo, mas dumami yung pitan pag doon sa cutting torque. Mayroon mga cutting torque na ganito na mahaba. Ito, maiksi lang yung pang ano lang talaga. Pang shop, sa maliliit na shop. Yan, itong cutting torque, mas yung ganito kakapal o mas makapal pa rito ay kaya niyang katingin mga steel plate. Yan, ito pa rin, ito yung gas, yung oxygen, ito yung adjuster knob. Halimbawa, nagbukas ka na may kakatingin ka, binuksan mo yung gas saka yung oxygen, then nagkaroon siya ng doon yung apoy. Makikita mo doon maano yung feeder light. Hindi yun pwedeng pang-cut. Kailangan dito mo siya i-adjust para makuha mo yung tamang timpla kung paano mag-cut ng ganito. Ngayon, pag nakuha mo na yung tamang pag-cutting yan, yung tamang apoy, ay dito mo siya pipindutin. I-press mo lang ito. Ayan. Kahit hindi mo ganong i-press, yung kalahati lang, basta nakita mo na siyang nakakating yung bakal, pwede. Kahit hindi mo na siya ganong isagad. Ganyan, para mas makatipid ka dun sa oxygen. Yung gas, yung oxygen, saka yung adjuster knob. Yan mga ka-spark, kung makikita nyo ay may tim yung loob ng tip. Yung dahilan niyan, yung pag-backfire niya. Halimbawa, nag-wielding ka ng makapal na bakal o kaya yung flat sheet na hindi mo gaano itong nabuksan, magkakaroon siya ng backfire. Nakikita mo dyan sa loob, may tim masyado. Kaya yung alambre naman, yun ang gamit niya dito para linisan siya. Mamaya, ipapakita ko yung paano mag-welding ng flat sheet na hindi ka gagamit ng filler wire. Saka yung diferensya nung pagkakaiba ng stick welding saka yung gas torque welding. Yung stick welding, mas madali siyang padikitin. Ito, mas matagal. Mamaya, i-demo natin yung pagkakaiba nilang dalawa. Ngayon mga spark, napunta naman tayo dito sa gauge. Ito yung oxygen tank. Ito yung acetylene tank. Pag yung mababang tank, yes, siya yung acetylene. Yung mas mataas, siya yung oxygen tank. Yung thread ng ano to, ng gauge na to, magkaiba dun sa acetylene tank. Magkaiba yung thread ng dalawa. Yan, ito yung hose namin. Ito yung hose na mga mumurahin. Halos 1 week pa lang siya, pero yung demo, matigas masyado. Konting ingat lang. Yan, pag na yung full naman ng oxygen tank ay abot ng 1,000 plus. Hindi naman sila pala parehas, merong 1.5, merong mas konti. Ngayon dun sa acetylene, umabot siya ng 250. Minsan kulang, ayun. Ngayon pag naglagay ka ng ganito, halimbawa yung loose thread, yung loose thread siya, huwag niyong piliting pigpitan. O kaya huwag nyong lalagyan ng kahit anong lubricant oil. Kasi delikado. Kahit subukan nyo yung mga nut na number 10, tornilyo. Kung nasubukan nyo na, ano ba yung loose thread na ganun, di ba kapag tinatanggal mo, umiinit. Kaya dito pa kaya mas delikado. Baka magkaroon siya ng ano, apoy, baka sumabog. At kung loose thread, mas maganda, ibalik nyo na lang sa dealer nyo. Para sa siguro safety. Kaya kung dito naman sa itong sa oxygen kaysa dun sa
asitilin, magkaiba yung panghigpit, yung hinihigpitan. Mas maganda sana yung sa asitilin ay ganito na rin. Para kung sakali halimbawa na sira yung hose, mas madali nating mahigpitan. Old school, sabi. Mas maganda sa yung asitilin, ganito rin yung itsura niya. Kung sakali nga yung disgrasya hindi natin inaasahan, ay mas madali natin siyang mahigpitan. Pero dito naman sa atin, kadalasang itsura ng tangke ng asitilin ay ganito yung panghigpit niya. Yan. Tapos ito nga yung sa kasama ito dun sa sangsit ng gauge sa pagbibili ka ng ganito. Yun nga lang, yung ganito niya, ito niya ay walang silbi, useless. Kasi kapag ginamit mo ito na panghigpit sa ito niya, yung nut niya, pag hinigpitan mo, sisirain niya lang yung nut. Kasi nga ito, lawlaw. Wala siyang silbi. Silbi lang ito, ganito na. Na ano lang siya, nilagyan ko ng socket para mapunta dun, para magamit lang. So kapag pinilit mo itong gamitin sa pinion niya, ay sisirain niya yung nut. Pati yung dito, sisirain niya yan. Kasi nga, loose thread, lawlaw yung mga giveaway. Sama to sa isang set ng gauge. Sama sila. Ngayon, kapag naggamit ka ng ganyan, bawa, nagwi-wielding ka, huwag na huwag nyo itong aalisin dyan. Kasi yung iba nyan, pag nagbukas, ilalagay sa bulsa o ihiwalay, ilalagay kung saan saan. Mas maganda, lagi siyang nakalagay dyan. Kasi nga, kung yun nga, yung sabi ko kanina, hindi natin inaasahan yung halimbawa na sira yung hose, madali natin siyang mabuksan, masara, madali natin siyang may sara kung sakali man na nasira yung hose ng acetylene. Kaya pag ganyan, huwag nyong aalisin dyan. Kasi nga, yung iba, may nakikita kong ganyan na binubulsa nila. Binubulsa nila yung pangsara dyan. Spark, ito na lang ang, ganito lang ang gamitin mo pag nag-fit ka ng ganito, yung adjustable. Para kahit lahat yan, makukuha mo yung saktong fit niya. Tulad nung kasama ito, wala. Ganyan, huwag na mong ipitan, i-adjust mo lang. Ngayon, pag nag-ano ka naman ito, nag-higpit ka, kailangan huwag ka dito nakatutok sa harap. Kung mas maganda dito sa side. Kasi nga, yung gauge niya, baka hindi natin alam na may damage pala. Kapag binuksan natin yung sa lakas ng pressure niya, yung oxygen ay maaring tamaan tayo niyan. Mas maganda dito tayo sa side. O kaya nakatas ito ng konti. Ganyan. Kasi sakaling may damage yan, hindi tayo tatamaan. So yung ganitong ano, malakas yung pressure. Parang ganun din sa acetylene. Kailangan pag binuksan mo, huwag ka dun sa harap nito. Kung sakaling tumalsik, hindi tayo tatamaan. Mas maganda, medyo nakatas siya ng konti. Ganyan. Saka dun tayo sa side o sa likod. Next part, subukan natin na ipitan natin yung oxygen. Higpit na yan. Yan, subukan natin siyang buksan. Yan. Umabot lang siya ng 1,000 plus. 1,300. Yan, nasa ano lang siya. 30. Ngayon yan, pwede nyong i-adjust dito. Itong adjuster knob. Halimbawa, kapag in-adjust mo to, ganyan, niluwagan, ano, wala siyang gas na lalabas dun sa oxygen. Wala siyang lalabas na oxygen dyan. Ah.
kahit nakabukas yung tanke, kung naka pag niluwagan mo ito, wala siyang oxygen na lalabas. Ngayon, kung mag-isa ka lang naman na gumagamit ng ganito, kahit nandyan lang sa parte yung ano mo, nakita nyo parang hintuturo, hintuturo na lang, tawagin natin dyan. Pwede mo siyang, higpitan mo na siya para umabot lang dyan. Yan. Kapag na-adjust mo yan, may lalabas ng angin dito. Yan. Kung dalawa kayo, siyempre pag dalawa, mas dalawa yung magkukonsume ng oxygen, i-adjust nyo lang siya ng konti para umabot dun sa 50. Huwag lang umabot yan sa may 1,000 o kaya sumagad yan. Kasi kapag tumas yan masyado, delikado. Baka masira yung diaphragm niya o kaya yung hose dahil sa malakas yung pressure. Pag dalawa, kahit hanggang dyan lang, kung mag-isa lang, dyan. Lang gano'n itong higpitan kasi pag nasubrahan niya tataas doon masyado, delikado yung gates, maaari siyang sirain yung mga yung hose at yung diaphragm. Ganun din sa ano, acetylene, halos parehas lang sila. Ayan. Ganun, makikita nyo may kulay red na guhit. Halos parehas lang dito sa oxygen. Ngayon, kung nakikita nyo yung red na guhit na yan, tulad din sa oxygen, pag umabot sa dyan, delikado yung gates o yung mga hose. Number 5, okay na. Kahit dalawa kang gagamit, kaya niya nang mag-release ng acetylene. Hindi nakakapusin. Ito, ganito, pag niluwagan mo ito, kahit nakabukas yan, walang mag- lalabas na gas doon sa tip. Wala siyang lalabas na gas pag nakabukas ito. Saka yun nga, dito mo rin siya i-adjust kung paabutin mo doon sa number 5. Gusto mo nang lumagpas, higpitan mo ng konti. Yan. Ngayon mamaya mga ka-spark, ipakita natin yung pag-welding ito nang walang hindi ka gagamit ng filler wire saka yung dun sa electric. Kasi yung electric, mas madali siyang pag-aralan kaysa gas torque welding. Medyo may ano to eh, may kartihan. Hindi mo makuha yung tamang pagtimpla dun sa apoy, lalo na kapag yung stainless na mga pipe, mahirap weldingin yun kung ito yung gamit. May ordinaryong pipe, mas madali siyang i-welding gamit ito. Ngayon kapag napunta ka naman dun sa stainless pipe, alloy steel na mga bakal na tinatawag, ibang technique naman ang ano dun, ibang technique sa paggamit ng tip, yung sapoy niya, ibang pagtimpla. Mag-ordinary, mas mabilis, mas madali siyang may welding. Yan, buksan natin ito mga spark yung gates ng acetylene gas. Kasi ito yung loob nito, kung makita nyo yung loob niyan, wala siyang screen. Yung loob ng itong oxygen tank, yung sa gates. May kaibahan yung dalawa, yung gates nito, saka yung gates ng acetylene. Masubukan natin yung talasin para makita natin yung loob niya. Ito yung mga spark yung gates ng acetylene. Yan. Kung makikita nyo, may screen siya sa loob. Halos hindi mo na makita yung butas niya. Yan. Para yan sa dun sa pag nag-backfire yung tip. Halimbawa nag-welding ka na nag-backfire. Kasi pag nag-backfire minsan, yung nag-welding ka,
papasok dito yung apoy. San iinit talaga yung tip nito, iinit yan yung tip niya. Delikado. Kaya yung anong yan, yung nakita niyo yan, para dun sa backfire yan. Para hindi lang pumasok yung apoy dun sa tanki. Yan. Yung oxygen, wala siyang ganyan. Open lang siya. Pasitilin lang ang mayroong ganyan. Na, yung pag, ano, mga spark, halimbawa na subukan yung mag-welding ng ganito, baka naranasan niyo yung mga baguhan. Pag nag-backfire yun, yung apoy papasok dito. Yan, ganun, pag napunta dun sa tangke, delikado. Kaya ang gawin mo dun, i-release mo lang yung gas o kaya yung oxygen, buksan mo. Lalabas dun sa tip niya yung may tim na usok. Yan, lalabas yun dyan. Pag hindi mo na i-release yun, pupunta dun, mas delikado. Yung palatanda ng backfire, nagsindi ka dun sa bakal na bigla siyang puputok-putok. Ngayon, pag in-off mo ito, sinindihan mo ulit na ayaw, lalabas niya, parang pipito siya doon, yung apoy. Parang sisirit yung tunog niya. Ibig sabihin noon, may pumasok na apoy dyan sa tip. Kaya ang gawin mo, i-release mo lang siya para mailabas mo yung itim na usok sa loob. Kaya yung ito nga, yung sa loob nito, kung makikita nyo yan, isa yun sa mga dahilan kung bakit maitim yung loob ng mga tip ng backfire. Yung backfire kasi hindi natin madalas, hindi maiwasan. Lalo kapag yung pagbukas mo nito ay hindi ganong, halimbawa, konti lang, hindi mo ganong nabuksan ng saktong bukas, doon magsisimula ang backfire. Tinatawag na backfire ng acetylene. Itong size ng nut ng oxygen, mga ka-spark, ay mas maliit kaysa dun sa acetylene. Mas malaki siya ng konti. Yan. Nga, dito tulad ng ano kanina, mas maganda sana yung sarahan ng acetylene tank ay parang ganito na rin. Parang sa oxygen. Kasi dito sa atin, ganyan lang ang itsura. Yung pangsara niya. Pag bibili ka ng ito, ito nga yung kasama. Yan. Useless lang ito, mga ka-spark. Kasi nga, pag ginamit mo siya rito, malulustrid niya lang yung nut. Yan. Yan. Pag nalustrid yan, kailangan mo magpalit. Mahal yung ganyan. Yung dito banda sa amin, yung bintahan yan ay abot ng 1,000. Yung nut lang. Kaya mas maganda, huwag mo nang gamitin ito. Nakasama dun sa git sa pagbili ka ng ganito na isang set, kasama yung ganito niya. Huwag mo nang gamitin para hindi lang masira yung mga nut. Na ganyan. So, pag pinilit mo itong ginamit dyan, bibilugin niya yan, yung mga nut. Yan, pati yung dun, bibilugin niya. Mas maganda, kahit gumamit kayo ng adjustable. Parang ganito, yung ganito niya. Na kahit lahat, pwede niyang kahit isang tools lang ang gamit mo. Okay, yan mga ka-spark, mas maganda nga yung ganito yung sarahan ng acetylene. Yan. Ngayon, dito sa atin, meron akong nakitang nagbubukas ng ganito, tapos yung pangbukas niya, ibubulsa. Mas maganda, steady lang siya dyan. Kung sakali man na nasira yung hose, nasira itong hose niya, madali natin siyang maisasara ng gas tank. Mas maganda, ganito talaga yung pagsarahan. Kaso nga dito sa atin nga, ay ganito lang. Old school na sinasabi. So, kung tulad nito, mas madali nating maisara yung acetylene tank. Yan. Huwag niyong tatanggalin yung pangsara. Steady lang siya dyan. Yung aksidente, hindi natin inaasahan. Yan. Nasubukan natin buksan yung acetylene.
yan, maka-start. Ang nakikita nyo ay umabot siya dun sa guhit ng rib. Mas maganda nyan, hanggang dito lang siya sa number 10 or 5. Kung dalawa kayo, number 5, okay na. Kung kinakapos, dahil nga dalawa kayo, i-adjust nyo ng konti. Abot na dyan sa pagitan ng 10 5, dyan nagdulo dyan, nasa red medyo umabot niya sa red, hindi nakagandahan. Kung pag dyan umabot niya dun sa mataas, sumagad dun, delikado, masira yung gates natin o kaya yung hose, yung diaphragm, baka tumalsik dyan. Ganyan yan. Kaya basta yung ano lang yan, spark, i-adjust ko lang yan mamaya pag ginagamit namin para hindi lang siya sumagad yan. Sobrahan lang yung hintit nito. Kaya pag niluwagan mo siya, bababa siya ng konti. Kaya pag nagbukas kayo ng ganito, kung naglalagay, halimbawa, nagbukas kayo ng ganito, kaya sinalpak nito, mas maganda na nakataas siya. Kaya itaas natin ng konti. Okay, yan mga spark, kung nagbukas kayo ng ganito, nagsalpak, mas magandang nakataas ng konti o mas nataas pa siya yung gates. So, kung sakaling nagbukas nga kayo ng ganito, di natin alam, medyo may damage pala yung gates niya, regulator, maaaring tayong tamaan nito. Maaaring dito tayo banda sa may gilid side. Kung sakaling binuksan natin, may damage siya, hindi tayo tatamaan. Mga spark, lagi niyong tatandaan kung loose treatment yung nut niya. Huwag kayong maglalagay ng kahit anong lubricant oil. Yan, huwag kayong maglalagay kasi delikado yun, baka magkaroon ng oil. Hindi pwede siya, hindi siya advisable na lagyan ng lubricant oil kahit na anong klaseng oil. Mas maganda kung loose treat dyan, ibalik nyo sa dealer. Yun lang, basta loose treat, ibalik nyo sa dealer para sa seguridad natin. Kaya pag may loose treat dyan, may singaw, napaka delikado. Konting spark lang, maaari siyang mag-cause ng apoy. Kaya mga spark, papunta tayo dun kung paano gamitin yung tip mag-welding ng walang gamit na filler wire. Mga spark, tulad ng sinabi ko kanina, subukan natin yung pagkakaiba ng electric stick welding saka yung gas bolt welding. Kaya yung sabi ko kanina, itong stick welding ay mas madali siyang pag-aralan kaysa dun sa gas torque welding o yung oxyacetylene. And ito nga sa stick welding, tulad ng halimbawa ganyan, konting na idikit mo lang siya ganyan, didikit na yung wini-welding natin. Hindi tulad dun sa gas torque welding ay malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Subukan natin muna ito na gagamit tayo ng stick welding. Yan. Halimbawa ganyan, hindi ka pa ganong mag-welding ng, hindi mo pa alam gaano mag-welding ng gumamit ng stick welding. Ngayon, naitutok mo ng konti yung rod mo dun sa bakal na wi-weldingin mo. Ganyan. Aksidente mong naidikit. Yun, kahit hindi mo siya sinasadyang idikit dun, yung wini-welding mong bakal ay dikit na siya. Madali siyang dumikit kapag ito yung gamit mo. Hindi siya ganong mahirap padikitin kumpara dun sa gas torque welding, acetylene. Ganyan, halimbawa, na idin mo ng konti, dikit na siya. Ganyan. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. Mas madali siyang padikitin. Madali siyang mag-welding pag mga ganito yung gamit mo.
Kasi gamitin naman natin yung gas torch welding o yung acetylene. Ito mga na-spark yung acetylene, oxyacetylene. Ngayon, kung naggamit ka lang ganito, hindi kailangan yung maluwag yung tip niya. Kasi nga, pag maluwag yan, may lalabas na gas, mag-create siya ng puputok-putok yung dulo niya, yung tip. Hindi kailangan mahigpit yung tip niya, ganyan. Ngayon, pag dito, gagamit ka ng lighter o kaya yung mga mabilis mag-spark. Ayan, konting spark lang, magsisindi na siya. Ayan. Ayan. Pag nag-welding kayo ng ganito, hindi kailangan yung ganyan yung apoy, yung feeder lights na tinatawag. Ayan. Kapag maaba yung kulay puting apoy, ganyan, hindi siya makaka-welding ng mabilis. Maka-welding man siya, pero matagal. Tulad nyo ng mga spark, kailangan mo lang siya ng lighter. Pag nag-welding ka ng ganito, nagamit mo yung gas torch, hindi pwede yung ganyang itsura ng apoy. Yan, kung nakita nyo yung kulay puti, yung feeder lights, hindi yan pwedeng pang-welding sa mga tubo o kaya mga bakal na ordinary. Mas maganda, ganyan. Yan. Pag umiksi yung feeder lights, mas maganda ng pang-welding yan. Yan. Pag ganyan yung itsura, hindi pwede. Hindi mo matunaw agad yung bakal. Ganyan, tamang pag-welding ng gamit itong gas torch welding. Makita nyo yung kulay puti, maiksik. Kaya subukan natin weldingin yung tubo na hindi tayo gagamit ng filler wire. Ito, subukan natin siyang i-welding. Kaya mga spark, pagbukas niya, wag mong titipirin yung pagbukas niya, yung sakto lang. Kasi pag binuksan mo ito ng hindi ganong, halimbawa ganyan, nakikita niyo, mausok. Yan. Maitim yung usok niya. Yan. Pag nagbukas kayo, lakasan niyo lang ng konti, bukas ng oxygen. Yan. So, i-welding natin itong tubo na hindi tayo gagamit ng filler wire o yung alambre. Kasi pag mga lapat naman, kahit hindi ka na gumamit ng alambre. Yung pag may siwang, halimbawa, tulad nyan, gagamit ka na ng alambre. Yan, yung mas malaki pa dyan yung siwang, gamitan mo na siya ng alambre. Subukan natin siyang i-welding. So, pag nag-welding kayo na mag-start, kailangan yung tunawin yung bakal, yung parehas na bakal para dumikit siya. Butas, mayroon na siyang siwang na maliit. Yan. Paglapat, kahit walang alambre. Yan. Kung ganyan, maglalagay ka na ng alambre. Ganyan mga spark. Pag gumamit ka ng gas torch welding, paglapat, kahit hindi ka na gumamit ng filler wire. Ngayon, pag nag-welding ka ito, tulad ng sabi ko kanina, kailangan mo nang tunawin yung bakal. Yung dalawang bakal, kung magdudugtong ka, kailangan mo siyang tunawin. Yan. Kasi pag hindi mo na ba, naglagay ka ng alambre dyan, sa mga ganitong may siwang, bawa dyan.
hindi mo natunaw yung kabila, hindi siya dumikit dun sa kabilang bakal. Kailangan pag nakita mo na siyang parang ano, parang kandilang natutunaw, i-apply mo na yung alambre para yung kabila na bakal pareha siya makapit. Ngayon pag doon naman sa mga stainless na tubo o tinatawag na steel alloy na tubo, iba naman yung technique. Iba naman yung technique nung pag-welding doon. Yung doon naman ano mo yun, doon sa itsura ng apoy, doon ka naman mag-a-adjust. Yun, pag-welding noon, abakan nyo na lang yung susunod kong vlog kung paano mag-welding ng tubo na gamit itong gas torque welding. Tulad ng ganito na mga DI, mga ordinary na bakal, mas madali siyang i-welding gamit itong gas torque welding. Yung mga stainless nga, mas mahirap siya. Kung hindi mo makuha yung tamang timpla ng apoy, hindi ganyan yung kaganyan yung welding niya. Marami siyang bukol o tinatawag na porosity. Kasi nga yung hangin, papasukin niya, magbabubble siya. Kaya sa susunod na vlog ko, abangan nyo na lang para makuha na at makita nyo kung ano yung technique sa pag-welding ng stainless gamit itong gas torque welding. Yung sa pag-cut naman, titingnan natin kung paano yung tamang apoy gamit itong cutting torque. At palitan natin yung tip niya, lagay natin yung cutting torque. Ay mga spark, pag nagpalit ka ng cutting torque, tulad ng sinabi ko kanina, ay dito mo siya tatanggalin. Ayan. Ayan, dyan mo siya ilalagay. Ayan, kailangan maigpit kasi kung yun niya, pag maluwag siya, puputok-putok yung pag nag-cutting ka dun. Dun mo matatandaan na may singaw yung tip o yung mga tip mo na ginagamit. Kapag nagbabakpal-bakpal dyan, ibig sabihin may singaw dito banda. Kaya dyan. Doon mo mararamdaman na may singaw yung cutting torque o yung mga welding tip. And pag nagsindi ka nito, kahit buksan mo na yung gas. Yan. Kahit kalahati lang o konti lang ganyan, pwede na yan. Kasi yung iba pag nag-cutting, isasagad nila yan. Yung kanya-kanyang technique. Pero ako naman pag nag-cut ng ganito, kahit konti lang. Yan, dalawang kahit isang ikot, na ganyan, na ganyan. Yung pag nag-ano nga, kahit nakabukas na yung oxygen, buksan mo na lang yung gas. Yan. Yan. Kaya nakabukas na sila, dito ka na lang mag-a-adjust. Adjuster knob. Yan. Kung nakikita nyo yung apoy, yung tip o yung feeder lights, talagay natin yung yan. Kung nakikita nyo yung feeder lights, yung puti na parang kandila, hindi siya pwedeng pangkat. Yan. Yan. Kung pilitin mong pangkat yan, yung ilalim ng kinakating nyo may bubbles. Yung pag nadaanan mo yun, titigas, matigas ulit siya, kailangan mo nang pupukin. Kaya ang tamang pagkat niya, kailangan ganyan yung feeder lights. Kung nakikita nyo yan, maiksi lang. Yan, ganyan. Para kapag dinaanan mo yung bakal ng mga kapal, naglag na yon, hindi siya didikit. Yun guys, Spark, itong welding tip naman ay pwede naman pangkat sa mga ganitong maninipis na bakal. Yan, pag nag-cut ka ng ganito, nagamit mo nga ito dahil may kaliitan yung butas niya, kailangan mo siyang initan dyan. O bagahin mo muna siya para makat mo yung putol. Bawat nagputol ka ng ganyan,
Initan mo muna yung bakal. Yan, kapag nag-cut ka naman ng ganito, hindi tulad dun sa cutting torque na nakabukas lahat. Ito, bago nag-cut ka ng ganito, pwede mong isara yung gas. Kung nakikita mo nang natutunan, bawa nagdyo kulay yellow na siya, pwede mo itong isara. Nag-cut ka, nakikita mo nang natunaw yung bakal na kinakating mo, gusto mong katingin, nakikita mo na siyang yellow na, kulay yellow. Isara mo yung gas, buksan mo nang bukas na ito. Yan. Paki-testing natin dyan kung paano yung mic. Simpan natin yung cut natin tong flat bar. Reheating. Kapag wala siyang, hindi siya mo pinabaga, hindi siya makakat. Cut natin tong dulo. Ganyan. Kaya pwede mo itong habang ganyan ha. Lakasan mo oxygen, isara mo ito. Ganyan. Yan, ganyan mga spark. Yan. Kung nagkulay yellow na, isara mo yung gas, buksan mo ng mas malakas yung oxygen. Yan. Para nakatipid ka pa sa gas. Yun nga lang, yung sa oxygen naman, lalakasan mo. Subukan naman natin i-welding yung flat sheet na manipis na flat sheet. Ito pa rin gagamitin natin. Okay, yan mga spark. Yan lang yung apoy niya. Dahil manipis siya, ispat muna natin yung dulo. Spark, kapag itong gamit mong acetylene na nag-welding ka ng malinipis na bakal tulad halimbawa ng flat bar o yung tubo na malinipis, mas madali yung bakal na magbaluktot. Eh kung ikumpara mo dun sa electric, kahit manipis yung wini-welding mong bakal, hindi basta-basta siya magbabaluktot. Kasi nga itong acetylene, kailangan mong initan, kailangan mo nang bagahin yung wewildingin mo bago mo i-apply yung alambre. Hindi tulad nung sa electric, madbilisan, konti lang na parte ng bakal ang iinit. Hindi ito sa acetylene, kailangan mong bagahin para may apply mo yung filler wire. Kaya yung may nipis na bakal, pag itong ginamit mo ha, mas madali siyang magbaluktot. Yan, subukan natin siyang i-welding na wala pa ring filler wire. Yung kabila, subukan ilagay natin ng filler wire nung kalahati ng bakal. Thank you.
yan, mga spark, yung ginamitan natin ng ito yung ginamitan natin ng filler wire o alambre. Ito, wala. Yung sa mga susunod kong vlog, abangan nyo yung pag-welding ng ganito. Wala siyang filler wire, saka yung paano mag-cutting ng makakapal na bakal gamit yung cutting torch. Yun, ginamit ko na tip dito, yung number 7 pa rin. Kaya naman, hindi naman siya nagputok yung tip. Kasi nga kung medyo mas manipis na dito, 1.1, 1.2, mas maganda yung maliit na tip ng cutting tip, welding tip, yung number 2, number 3, ganyan. Kasi yung ginagamit ko kanina ay nasa number 7. Okay pa naman, hindi naman siya nagputok-putok yung tip niya. Okay, ganyan lang po mga spark. Pag ordinaryong bakal, mas madali lang siyang i-welding kumpara dun sa mga stainless na pipe o yung mga bronze. Yung gagamit ka ng bronze rod. Halimbawa yung ganito niya. Yung tanso ito eh, tanso. Kapag nag-welding ka naman ng tanso, gagamit ka ng rod na tanso din, saka yung borax yan, ganyan. Yan yung vlog ko, abangan nyo na lang yung susunod kong vlog na gamit kung paano mag-welding ng tanso. Ito namang stainless, yung tulad yung sinabi ko kanina, mas mahirap naman yung pag-welding ng ganito. May technique naman, kaya kung ano pa mga spark, abangan nyo yung mga vlog ko dito kung paano mag-welding ng stainless pipe saka yung bronze. Kasi may iba-iba silang technique, lalo na itong stainless pipe. Mahirap mag-welding ng ganito, tulad na sabi ko nina, mas mahirap mag-welding ng stainless pipe pag gamit ang gas torque welding o yung acetylene. Tulad sa mga ordinary, yung mga kinakalawang na bakal, saglit lang. Yung mga stainless, may kasilanan. Pero pag nag-welding ka ng ganito, mas maganda gamitin mo rin yung wire stainless din. Para kung nag-welding ka ng stainless nga, kasi pag gumamit ka ng ordinary na filler wire, kakalawangin. Halimbawa, unilding mo yan, kakalawangin yan. Mas maganda, gagamit ka rin ng stainless na wire o yung welding rod. Pwede rin yun. Okay, spark, kung mag-welding ka naman ng round bar, mayroon niya, makakapal nga siya. Mas manipis yun. Kailangan muna itong tunawin. At iyan natin para i-welding sa tubo. Natuloy ang sabi ko na mas magaling mag-welding ng electric. Electric, kapag dumikit yung rod yan, dikit na siya. At kapag nag-welding ka na ganito, tunawin mo muna yung mas makapal na, parang ganun din sa electric. Doon kapag nag-welding ka doon sa electric, mas nakapokus ka doon sa makapal. Paras din dito. Kailangan mo muna siyang tunawin yung makapal na parte bago yung manipis. Yan, kung maglagay ka ng wire o yung alambre para mas matibay yung welding. Magbi-build up ka dyan sa pinagdugtungan ng bakal. Yun, tulad niya nga kanina, yung itong tip, yung malaking round bar na ganito, mas malaki pa rito, ay kaya niyang katingin. Yan. Tubo, yung, yun nga, so yung sa naman ka-spark, yung number 2 na tip na ganito, pag ganito na yung wini-welding mo, medyo matagal niyang matunaw, yung ganyang kakapal na tubo.
Yung maliit na tip niya, yung number 2, mas magandang gamitin yun sa batsheet. Halimbawa, sa mga naggumagamit ng yung mga latero, yun ang ginagamit nila, yung maliit, yung number 2. Sa pag itong number 7, mas malaki nga yung sulod niya. Mas madaling magbaloktot yung batsheet. Yung number 2, mas maliit siya. Mas konti yung sunog nung wini-wielding, mas mapino. Nung makikita nyo yan, mas malawak yung parte ng sunog yan. Yung mga maliliit na, yung number 2, mas maliit lang yung sunog na dadanan. Kaya kung mag-wielding kayo ng manipis na bakal, o yung flat sheet, mas maganda, palitan nyo yung tip ng mas mababa. O yung mas maliit yung butas niya, number 2, number 3, ganyan. Para hindi gaano magpaluktot o magbanking yung wielding mo, maninipis na bakal. Eh ganun lang siya. Pag nag-wielding ka ng ganito, kailangan unahin mo yung makapal na bakal. Okay? Schedule 20 lang yung tubo natin. Yan. Pag nag-wielding kayo, yung sabi ko kanina kay Spark, pag ito ang gamit nyo, yung bakal na wieldingin nyo, halimbawa gusto nyo yung straight, mas magandang igamit yung stick wielding para hindi ganong mag-banking o magbaluktot. Kasi pag ito nga, pag nainitan yung bakal na yan, kahit hindi mo baluktotin, gagalaw yan. Magbaluktot siya ng konti kapag nainitan yan. Yan. Okay, ganun lang mga Spark. Abangan nyo yung mga susunod kong vlog tungkol dito sa gas torque welding. Kung paano yung mga techniques pag welding ng ordinaryong mga bakal, stainless, saka yung paano mag-cut ng makapal na bakal gamit itong gas torque welding. Ngayon mga ka-spark, kung gusto mong mag-cut ng ganito na bilog para makuha mo yung saktong bilog niya, itong cutting torque pwede kang maglagay dyan. Halimbawa yung flat bar saka yung may matulis dun sa dulo, parang guide lang siya para pag nag-cut ka ng ganyan na paikot, makuha mo yung saktong bilog na ng bakal. Kasi pag wala, kung pasmado yung magalaw yung kamay mo, hindi mo makuha yung saktong bilog niyan. Kaya kung magka-cutting ka ng bilog, gawa ka lang ng pang-guide dito. Iipit mo yan dito. Flat bar, saka yung may matulis o kaya round bar, pwede yan saba. Kaklam mo lang siya dyan. Pag nag-cut ka naman ng ganito, parang yung ganito, ay susundin mo lang dito. Abangan nyo yung pag-cut, kung paano mag-cut ng ganito. Steel plate. Pag nag-cut ka ng ganito, kailangan hindi magalaw yung kamay. Tapos kapag nagalaw mo lang ng konti, papasok dyan, magsisira na yung kailangan mong parte ng bakal. Kailangan hindi magalaw ang kamay para makuha mo yung saktong sukat nyan. Kaya mga Spark, sa susunod na vlog ko, abangan nyo kung paano gamitin itong cutting torque, paano mag-cut ng ganyan, kung paano gamitin yung tip, kung paano mag-welding ng stainless, yung brass, yung tanso, kung paano yung pag-welding niya. Kaya din sabi ko yun na, yung mga ordinaryong bakal, mga kinakalawang, madali lang siyang welding. Napunta ka na doon sa stainless, gamit mo ito, porosity yung ano mo doon, yung mga madalas na lalabas. Yung halimbawa nag-welding ka, natapos mo isang parte ng stainless, magbabubbles. Naabangan nyo kung paano yung technique doon.
Michael Mark Spark. Abangan nyo ang mga susunod kong vlog. Gamit yung gas torque welding. Dahil nga tulad ng sinabi ko kanina, ikumpara mo yung stick welding sa gas torque welding, ay mas mahirap pag-aralan ang gas torque welding kung ikumpara mo yung sa stick welding. Yun nga, sa stick welding, kapag di mo sinasadyang naitutok yung rod dun sa bakal na ini-welding mo, nabawa ganyan, ay dikit mo lang yung rod, ay didikit na yun dun sa bakal na ini-welding mo. Ito, iba yung technique. Kailangan mong bagahin yung bakal na we-weldingin mo. Kaya mga ka-spark, sa susunod na vlog ay mag-welding tayo ng flat sheet gamit itong gas torque. We-weldingin natin siya. Yung isa may alambre, yung isa hindi tayo gagamit ng alambre. Abangan nyo na lang yung mga susunod kong vlog para makita natin yung ano, yung pagkakaiba ng stick saka yung gas torque. Ngayon, mapunta naman tayo dito guys, Spark, sa tornilyo. Halimbawa, yung ganyang tornilyo. Kaya yun dun sa mga fixed house ng sasakyan. Yung sa exhaust na tornilyo, mahirap tanggalin yun. Halimbawa, ganyan, yung iba, pinipilit na kalasin. Yan, pag nagkalas ka niya, nakinalawang na siya ng... Ayan, grabe na yung kalawang niya, mahirap na siyang tanggalin. Ang gawin mo dyan, gamitin mo yung acetylene para painitan. Subukan natin siyang tanggalin na hindi natin pinapainitan. Matigas yung tornilyo. Gagamitan mo ng WD-40. Mas maganda, painitan mo ng acetylene. Testing natin na hindi napapainitan itong tornilyo. Yung isa dyan. Matigas siya. Ngayon, pag pinanita natin yan ka-spark, lalambot na yung tornilyo. Ganyan. Kapag nag-lustrate yung bawa mo doon sa exhaust system, sa exhaust ng mga sakyan, yung iba gagamitan ng WD-40 para matanggal lang. Yun, pag natsambahan nyo na, okay pa yung tornilyo, matatanggal nyo yun. Pero kapag yung kinakalawang na siya, mahirap na siyang tanggalin, gamitan nyo ng acetylene para bagahin yung tornilyo. Para lumambot lang yung matanggal yung mga kalawang niya. Kanina, matigas siya kahit nga konting ano lang niya, konting kalawang, matigas masyado. Tanggalin natin. Ganyan na yung itsura niya, pwede mo siyang lagyan ng upasan na lang ng tubig. Nagbaga na yung tornilyo, lagyan mo siya ngayon ng tubig para mas madali siyang matanggal, lumambot na yung natanggal yung kalawang.
kung mayroon kayong mga sakyan, lalo na yung medyo may kalumaan na sakyan, kanya ng kadalasang nangyayari sa tornilyo, may kalawang na. Kaya kung nandun sa exhaust system ng sakyan ng medyo nalustrid, huwag niyong pilitin na kalasin. Mas maganda, dalhin niyo dun sa mas marunong gumawa. Kasi kapag pinilit niyo yun, pag nalustrid yan, mas mahirap. Mas mahirap mag-pull out pag nandun sa taas na kabit yung manifold. Yan lang siya, pag kinalawang, pag hindi na kaya ng, hindi na nakuha ng WD-40, dalhin niyo sa shop, painitan niyo lang yung tornilyo para madali siyang maalis. Kasi pag nainitan nga siya, mga ka-spark, tulad niyan, matatanggal niya yung galawang. Ayun na, kinalawang siya, ngayon naalis na yung galawang. Okay yan, mga ka-spark. Hanggang sa muli po, ito po nga pala si Absman. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment.